Sa ikalawang bahagi ng 13th siglo, ang ilang mga pamayanan sa Southeast Asia, lalo na ang Samudra Pasay sa Sumatra ay naging mga Muslim dahil ang kanilang mga dugong bughaw ay nagmuslim. Sa simula ng sumunod na siglo, ang Terengganu ay nagkaroon din ng pinunong Muslim. Ngunit ang may naging pinakamalaking impluensya sa mga Malay na siyang ethnicity ng mga tao sa Southeast Asia ay ang pagkakatatag ng Malacca noong 1400 at ang pagmumuslim ng pinuno nito na kumuha ng pangalang Iskandar Shah nang ito ay magmuslim noong 1414. Sa ilang panahon, ang Sultanato ng Malacca, ang kasalukuyang Malaysia at Singapore ay naging sentro ng kaalamang Islamiko. Dahil ito rin ang sentro ng kaalaman sa lugar, ang lumalaking impluensya nito sa mga karatig lugar ay nagdulot din ng paglaganap ng Islam. Sa paghahari ni Sultan Mansur Shah noong 1458 hanggang 1477, ang mga mangangaral ng Islam ay humayo mula sa Malacca patungo sa iba pang mga lupain malapit sa Malaysia, lalong-lalo na sa Java. Ang pagyakap sa Islam ng Java ay iniuugnay sa siyam na awliya o mga santo ayon sa konteksto ng doktrina ng Sufi na laganap sa panahon na iyon. Sila ay nagsikap sa pangangaral sa huling 25 taon ng 14th na siglo hanggang sa 16th na siglo. Ang pangkalahatang nangyaring Islamization sa Southeast Asia ay nagsimula sa mga pamayanan ng mga dayuhang Muslim na naitatag at namuhay kasama ang mga katutubo. Sila ay nakipag-asawahan sa mga katutubong ito at sa iba't ibang kadahilanan ang mga pinuno ng mga lugar na kung saan nanahan dito ang mga Muslim ay nagmuslim din. Madalas, ang isa sa mga Muslim na mangangalakal ay mag-aasawa ng anak na babae ng pinuno ng mga katutubo kaya naitataguyod ang isang bagong dinastiya. Sa paglipas ng panahon, ang mga mangangaral ng Islam ay dumating upang patatagin ang Islam sa mga naunang mga Muslim habang ipinapakilala ito sa mga hindi pa Muslim na mga katutubo. Ang marami sa mga pinunong katutubo ay maaring yumakap lamang sa Islam upang sila ay maging kaalyado ng makakapangyarihan at mayayamang mga negosyanteng Muslim o upang magkaroon ng dahilan upang sila ay magaklas sa dati nilang mga pinaglilingkurang pinuno, katulad ng Majapahit, isang Hindu-Buddhist empire na umiral noong 1293 hanggang 1527. Sa isang pagpapalagay, ang kalakalan na internasyonal ay nagdulot ng naaangkop na pagbabago sa ideolohiyang espiritual ng mga katutubo, na maaaring nagdulot ng pagkakaroon ng vacuum o kawalan na pinunan naman ng Islam. Ang Islam na may tangan ng aral ng kapatiran at mensaheng espiritual ay pumuno sa malalim na paghahangad ng mga Malay na dahil dito ay madali nila itong tinanggap.